So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Ang magiging topic natin ngayon is all about sa kung ano nga ba ang mangyayari sa isang lalaki, sa inyong asawa, sa inyong jowa, sa inyong boyfriend, if ever na hindi kayo naghabol. For example, naghiwalay kayo, sinabi niya na ayaw na niya sa'yo, sinabi niya na maghihiwalay na daw kayo, sinabi niya na break na daw kayo. So ano ba ang mangyayari sa kanya kapag ka hindi ka naghabol? Okay? So lagi ko sinasabi sa inyo na napakahalaga na hindi nyo kailangang maghabol sa isang tao. Oras na humiwalay sila. Okay? So choice nila yon. So ngayon, yun ang pag-uusapan natin at gusto kong ipaalam sa inyo kung ano nga ba ang mangyayari sa isang lalaki oras na hindi ka naghabol. So mga kamamay, bago ko simulan ang magandang topic na to, na syempre makakatulong ito sa ating mga girls dito na iniwan, na nakikisama na lang dahil sa pagtitiis. Okay? So isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell sa baba ng kamay ko para lagi kayo maging updated sa mga napakagagandang love advice na maaari kong i-share sa inyo na po pwede nyo rin kapulutan ng aral sa inyong buhay pag-ibig. If ever narapindot nyo na yung subscribe button, maraming salamat mga kamamay at huwag na natin patagalin pa ang topic na to. So ano nga ba ang mangyayari sa isang lalaki oras na hindi ka naghabol? So number one, maraming tanong ang papasok sa kanyang isipan. Okay? So napakahalaga kasi nung hindi ka maghahabol eh. Napakahalaga kasi nung hindi mo siya ipi-please oras na iniwang kanya. So sa ganitong situation mga kamamay, napakaraming tanong ang papasok sa isipan ng iyong partner. Okay? If ever na gusto mo siya o gusto mo pa siya, mahal mo pa siya, ito yung napakagandang tips. Huwag kang maghahabol, huwag mo siyang kukulitin, huwag mo siyang ipi-please na bumalik sa'yo. So kung gusto mong bumalik siya sa'yo nang may pagmamahal, ito nga ang gawin mo. Huwag mo siyang hahabulin. At that time, maraming tanong ang papasok sa kanyang isipan. So magtatanong yan, bakit hindi niya na ako hinahabol ngayon? Bakit hindi niya na ako ipini-please ngayon? Bakit hindi siya nagmamakaawa sa akin? Mahal ba niya ako? Okay? So, yun yung mga tanong na papasok sa isipan ng inyong partner oras na hindi kayo naghabol. Okay? So, kapag ka nag-isip siya ng ganyan, kapag ka marami na siyang hindi masagot sa mga katanungan sa kanyang isipan, magwo-worry yan. Magwo-worry. Iisipin nito na baka nakahanap ka na ng iba, baka meron ka ng ini-entertain na iba, so hindi niya kayang tanggapin sa kanyang sarili yon. Okay, na ang bilis nyong napalitan yung lalaki. Ang bilis nyong humanap ng iba para ipalit sa lalaki. So bilang isang lalaki, hindi po namin kayang tanggapin kaagad-agad yon. Okay? So normal sa amin na nahabulin nyo kami. Okay? Mas gusto namin na i-please nyo kami. Mas gusto namin na maghabol kayo sa amin. Pero kabaliktaran yung gagawin ninyo. Huwag kayong maghahabol para marami pong tanong ang pumasok sa isipan ng isang lalaki. At kapag ka hindi niya kinaya yung mga tanong na yon, at hindi niya masagot sa kanyang sarili yung mga tanong na yon sa kanyang isipan, isa lang ang maaari niyang gawin. Kukontakin ka niya at tatanungin. Okay? Kapag ka tinanong ka niya, so sabihin mo lang na mahal kita, pero hindi ko naman po pwedeng ipilit yung sarili ko. Dahil sabi mo, hindi mo na ako mahal, dahil sabi mo, break na tayo, so tatanggapin ko na lang yung kahit sobrang mahal kita. So, mahalin nyo lang sila ng tama, mahalin nyo lang yung jowa nyo, yung boyfriend nyo, yung asawa nyo ng tama. Pero, kung isosobra nyo, yun ang hindi tama. Kasi kapag ka sumobra, kasi lahat ng bagay eh, kapag ka sumobra, hindi rin maganda. Kaya huwag niyo pong susobrahan ang pagmamahal ninyo. Kasi kapag ka umabot sa sobra na yung pagmamahal ninyo, dyan na kayo mapaparanoid. Dyan na kayo mangungulit. Dyan na kayo magpapakita ng inyong pagiging low value. Okay? Paanong magiging low value? Kasi pipilitin mo siya na manatili sa'yo eh. Kasi sobrang mahal mo siya eh. Okay? Pipilitin mo siya na balikan ka niya kahit na hindi ka na niya mahal. Or kahit na ayaw na niya. Okay? Kasi kung babalik yan dahil lang sa makaawa ninyo, ayoko naman na babalik lang siya, magiging okay ulit kayo dahil sa awa. Ayoko nung ganun. Kung hindi na kayo mahal, mas magandang iwan na lamang kayo. Pero kung naguguluhan lamang ito, mas maganda gawin mo nga itong mga tips kong
ito. So yan ang gagawin niyo mga kamamay. Huwag niyo na po silang kukulitin, huwag niyo po silang hahabulin at maraming tanong ang papasok sa isipan nila para bumalik sa inyo. So number two, mayat maya kang sasagi o papasok sa isipan niya. Dahil nga hindi ka naghahabol, dahil nga hindi mo nagawang pakiusapan siya or kulitin siya, oras-oras papasok ka sa isipan niya. Kasi magtataka yan eh. Mag-iisip yan, bakit nga ba hindi mo siya hinahabol? Bakit nga ba ganun ka agad nawala yung pagmamahal mo sa kanya? Kung dati-rati, oo, naghahabol ka sa kanya na halos maghapon magdamag, umiiyak ka para lang bumalik siya sa'yo. Well, ngayon, kapag ka ginawa mong hindi ka naghabol, papasok sa isipan yung isang ikaw. Siya lagi ang papasok sa isipan niya or ikaw palagi ang papasok sa isipan niya. Kasi nga, hindi ka naghahabol eh. Okay, magugulat dyan. Magtataka yan. Baka meron ka ng iba, baka naghanap ka na ng iba, at kapag ka totoong mahal ka pa niyan, mas magiging matimbang ang pagbabalik niyan sa puso mo. Tatawagan ka agad niyan, aalamin ka agad kung kamusta ka na, aalamin niya ka agad kung okay pa ba na bumalik siya sa buhay mo. So, yan yung mga bagay na maaaring mangyari sa isang lalaki once na hindi ka naghabol. Ikaw palagi yung papasok sa isipan niya. Sa madaling sabi, mamimiss ka niya, hahanapin ka niya. Wala na yung nangungulit. Kasi sabi ko, hindi ka na mangungulit. Kasi sabi ko, hindi mo kailangan mangulit, hindi mo kailangan mag-chat, mag-text, tawagan siya. So, hayaan natin na mag-isip ang lalaki kung bakit hindi ka naghahabol. Effective tips din to mga kamamay upang sa ganon, tawagan kanya, magkaroon kayo ng conversation, ng connection sa isa't isa upang mabuo ulit yung pag-ibig o pagmamahal lang nawala. Okay? So number three, ano nga ba yung posibilidad na mangyari kapag ka hindi ka naghabol sa isang lalaki? Number three, mag-e-effort siya lalo sa'yo. Okay? Mag-e-effort yan. Bakit? Kasi nga, hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nangungulit, so mag-iisip talaga yan. Mag-iisip talaga yan. Diyan niya marirealize ang halaga mo sa kanyang buhay. Diyan niya marirealize ang buhay niya nang wala ka. So kapag ka narealize niya na ang hirap, nang hirap pala dahil nga sa matagal na kayong nagsama, 5 years, 10 years, 15 years, at bigla na lang mawawala ka at hindi ka magpaparamdam. So kapag ka na-realize niya nga na ang hirap pala pag wala ka, mas mag-e-effort yan upang makausap ka, upang magkaroon kayo ng connection muli. Okay? Magpapadala yan ng flowers, muli yung manliligaw, maghahanap yan ng maraming oras sa'yo. Okay? Kapag ka na-realize niya na kulang talaga yung buhay niya nang wala ka. So, mas mag-e-effort siya sa'yo. So, ikaw naman, ipakita mo sa kanya once na nag-chat sa'yo, once na nag-message siya sa'yo, huwag ka agad-agad babalik. Ipakita mo sa kanya, turuan mo siya ng leksyon. Okay? Kasi baka mamaya, kapag bumalik siya, isang haplos lang niya, okay na kayo. Isang sorry lang niya, okay na kayo. Huwag pong ganun mga kamamay. Huwag niyo po masyadong pakabilisan ang proseso ng pagpapatawad. Okay? So kailangan yung turuan sila ng leksyon, turuan nyo sila ng aral kung kinakailangan. Para sa ganun, hindi sila basta-basta na lamang makikipaghiwalay oras na nahirapan sila sa inyong relasyon. Kasi nagiging ugali yan ng lalaki once na napakabilis niyong magpatawad, once na napakabilis niyong magbigay ng second chance, ganyan kayo mga babae eh, napakarurupok nyo, huwag niyong ugaliin yung ganyan. Okay, minsan turuan niyo rin ng leksyon, kaya kayo lagi nasasaktan, ang bilis niyong magpatawad. Okay, so yun mga kamamay, mas magkakaroon siya ng oras pa para sa inyo. Okay, dahil nga namimiss kayo or namiss kayo dahil nga sa hinahanap-hanap kayo, mag-e-effort siya ng doble para sa inyo. Okay, so next, bigla-bigla na lang tataas yung halaga nyo sa buhay niya. Okay, so magiging mas mahalaga ka sa buhay ng isang lalaki once na hindi ka naghabol. Kasi nga, tumataas yung value mo sa kanilang sarili. Okay? Yung interesting value mo sa kanyang nararamdaman is tumataas. Kapag ka hindi ka naghabol, maraming
possibilities na malungkot yan, maraming possibilities na manibago yan, maraming possibilities na hindi agad yan makapag-adjust sa inyong hiwalayan. Okay? So, siya yung may gusto nito, siya yung pumili ng desisyon na to, kaya siya yung ma-stress sa kaiisip sa'yo. Okay? So, siya yung may stress pagdating sa pagbabalik sa'yo. Kung na-feel niya na talagang kailangan kanya sa buhay niya, hayaan niyo sila. Magpakipot kayo. Kung kayo is pinahirapan nila, in-stress nila, sinaktan nila dahil sa paghihiwalay ninyo, pues, ito na yung chance ninyo para i-stress din sila. Kasi hindi biro yung pananakit eh. Hindi biro yung saktan yung damdamin ninyo. Hindi biro yung iiwanan kayo ng bigla na lamang kung alam nyo naman sa sarili nyo na wala kayong pagkukulang. So, hayaan nyo muna. Okay? I-enjoy nyo yung process. Turuan nyo ng leksyon kung kinakailangan hanggang sa matuto. So, kapag kayo nga, nag-chat na sila, kapag ka tumawag sila, nakipag-usap na sila, ibig sabihin lang noon, tumataas yung value mo o tumataas yung halaga mo sa kanyang sarili. Kaya napakahalaga mga kamamay na hindi nyo sila hahabol-habulin. Kasi kapag ka alam nilang hinahabol-habol nyo yan, hinahabol-habol nyo sila, napakababa ng value ninyo pagdating sa kanilang sarili o napakababa ng value nyo pagdating sa nararamdaman ng isang lalaki. Kasi nga, panatag yung loob nila na nandiyan ka lang. Panatag yung loob nila na meron silang babalikan anytime. Panatag yung loob nila na hindi nyo sila kayang tiisin. Kaya ganon. Pero kung alam nila na anytime po pwede nyo silang iwanan dahil sa mga bagay na ginagawa nilang hindi tama sa inyong relasyon, matatakot yung mga yan na iwanan kayo. Matatakot ang mga yan na ibigay o ipaubaya kayo sa ibang tao. Okay? Hindi kasi nila nakikita yung halaga nyo eh kapag ka naghahabol kayo. Hindi nila nakikita kung anong meron kayo. Hindi nila nakikita kung worth it ba kayong iwanan. Okay? Kasi nga, lagi kayo nagkahabol, nagiging panatag yung kanilang loob, okay, sa inyo. Kasi hindi nyo sila kayang iwanan. Kasi meron silang babalikan. Lagi ko sinasabi yan sa inyo. Huwag na huwag kayong magkahabol mga kamamay. Pausap na ako. So, and last, magsisisi siya. Okay? So, kapag ka nandun kayo sa point na hindi nyo kagad sila pinapatawad at na-realize na nila yung buhay nila nang wala kayo, kapag na-realize nila na hindi nila kayang mabuhay nang wala kayo, doon papasok yung kanilang pagsisisi. Bakit nila ginawa pang iwanan kayo? Bakit pa nila nagawang saktan kayo? Eh, andyan na yung isang tao na totoong nagmamahal sa kanila. Andyan na yung isang babae na handa silang tanggapin kung ano man yung kanilang pagkukulang. Okay, pero at the end, iniiwanan pa rin sila, sinasaktan pa rin sila. Which is, hindi naman dapat tama. Okay? Dapat nga sila is umintindi ng sitwasyon. Humingi sila ng tawad sa babae kasi meron silang nagagawang hindi tama. Well, kapag ka, ayun nga, na-realize nila na hindi kayo nagkahabol. So, magsisisi yung mga yan sa bandang huli. So, maniwala kayo mga kamamay. Okay? So, sana kahit paano makatulong itong ilang mga tips kung ito. At nalaman nyo rin kung ano ba ang posibilidad na mangyari sa isang lalaki oras na hindi kayo naghabol sa kanya. Okay, magsisisi yan, babalik yan. Malaki yung chance na bumalik yan sa inyo. Basta gawin nyo lang ng maayos itong mga tips kong ito, makakatulong ito sa inyong buhay, pag-ibig. Okay? So, hanggang dito na lang muna mga kamamay ang ating video. Sana nakatulong. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga useful love advice na po pwede kong i-share sa inyo. Again, this is Mamay Love Advice. Sa mga gusto magpa-advice, pwede kayong mag-comment dito or pwede rin nyo akong i-message or i-text sa 0955-653-7057. Pwede rin pong i-message nyo ako sa Mamay Love Advice. Okay, so yun lang mga kamamay. Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paalam.